written, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa lahat sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. So, tayo po ay mag-stop muna doon mga kapatid kasi napakaraming magagandang pangako ng Panginoon. Baka hindi na po tayo matapos. So, ito po mga kapatid yung mga pinangako sa atin ng Lord. At napakadami mo pong mga pangako ng Lord kung tayo po ay magbibigay at magtitiwala po sa Kanya. Pero sa lahat po ng mga pinangako ng Lord, mga kapatid, sabi niya po doon, di ba, kung tayo ay magbibigay, tayo po ay pagpapalain. Kung tikong po yung kamay natin, hindi po tayo pagpapalain. Pero po, mga kapatid, sa lahat ng pangako ng Lord na binigay po sa atin, sa ating buhay, kahit po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, ang Lord po tunay na hindi nagkulang po sa atin. Di ba sabi nga kanina sa kanta, kahit kailan na hindi siya nagkulang. Pero sa lahat po ng mga kapatid, hindi po siya doon nag-stop. Hindi po siya doon nag-stop mga kapatid. Sabi niya po mga kapatid sa John 3:16, paki-flash lang po, Brother Bernie, salamat. Sabi niya po dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Kaya niya mga kapatid ibigay yung damit na gusto mo, yung sasakyan na gusto mo, yung pangangailangan natin, even yung good health. Pero sabi niya po dito sa John 3:16, ano po yung ibinigay niya? Hindi lang po yung mga kayamanan dito sa lupa, kung hindi yung nag-iisa niya pong anak na si Jesus. Sabi dito, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ayan po yung promise ng Lord mga kapatid. Sino po dito yung gusto mapahamak? Di po ba lahat tayo gusto natin maging safe po tayo? Pero sometimes may mga accident na nangyayari, hindi natin alam. Pero ito po ang sabi ng Lord eh, dahil kay Jesus, mga kapatid, sabi po dito, yung kung sino yung sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga wealthy needs na nais natin, mga kapatid, hindi lang doon nagtatapos yung kayang ibigay ng Panginoon. Kung hindi sabi niya dito, buhay na walang hanggan. So pagbibigay po natin, mga kapatid, it's a reflection of us being a Christian. Dahil po, in-example na po ito ng ating Panginoon. Sabi niya dito, yung nag-iisa niyang anak. Wala nang iba. Fresh na fresh, ibinigay niya. So tayo po ba mga kapatid, di ba sabi sa Malakay, ibigay yung ating ikasampo. So sa lahat ng mga blessings natin, ang hinihingi lang ng Lord, yung ikasampo o 10% ng ating mga blessings. And the rest is for us. So ano po yung kabigatan po doon mga kapatid? At sabi niya nga po doon sa Malakay, di ba? Subukin niyo ako. Chinachallenge tayo ng Panginoon mga kapatid. At pag chinachallenge tayo ng Panginoon, ibig sabihin, sigurado siya sa mga bagay na iyon. At tulad nga mga kapatid na sinabi sa kanina, di ba? Pag tikom ang kamay mo, hindi ka pagpapalain. Kaya meron po tayo isang ministry dito mga kapatid. Yung nakikita niyo pong box na maganda, nakalagay po dito pag-abot. Ito pong mga kapatid ay para sa mga kapatid natin na nais nating abutan ng tulong. Hindi lang po dito sa Israel, kundi po sa mga nangangailangan po, maging sa Pilipinas, o sa mga kapatid po natin. Sa ating pong pagbibigay ng tithes and offering, ito po ay gawain para sa ating Panginoon. Nakita niyo naman po mga kapatid kung gaano ang Lord pinagpala ang bawat isa at ang church na to kung saan po tayo nagdiriwang ngayon. At nawa po sana mga kapatid ay maging kawangis po tayo ng Panginoon na katulad po niya ay kaya niya pong ibigay ang kanya ng isang anak para po sa atin na kahit po tayo ay makasalanan mga kapatid
ay hindi po yung naging hindrance upang muli po tayo na makapiling ng ating Diyos sa langit. So, papuri po sa lahat po ng blessings na meron tayo. Tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, muli sa biyaya, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa, Lord God. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan, Lord God, na sinustain niyo po sa buong araw na ito, Lord God. At kami po ay sama-sama na magdiriwang ng inyong kaarawan, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga kapatid na magbibigay, Lord God, sa gabi ito. Salamat, Lord God, sa paghipo mo sa kanilang mga puso, Lord God. Nawa po sana, Panginoon, ang mga kaloob na to ay tunay lang na magamit sa inyong sambahan, Panginoon, sa inyong gawain, Lord God. At tunay, Panginoon, na sa pag-abot ng mga gawain ito, Lord God, ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Lord, kayo nga po, Panginoon, ang magbalik ng siksikliglig na umaapaw na pagpapala sa bawat isa, Lord God. You know, Lord God, our heart, Panginoon. Lord, you know kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. At katulad nga po, Panginoon, ang pangako ninyo, Panginoon, ay hindi mo kami papabayaan, Panginoon, at ikaw, Lord God, na magpo-provide, Panginoon, ng lahat po ng aming pangangailangan. Kaya po, Panginoon, sa gabing ito, sa mga kaloob po namin, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ng buong puso't kaluluwa, Panginoon, ng mga kaloob na to, na ikaw po, Panginoon, ang magbe-bless, Panginoon, sa bawat isa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang magpo-provide, Lord God, ng aming pangangailangan, Lord God. Lord, sa gawain po ito, Lord God, patuloy po kami, Lord God, na lumalapit sa inyo, kayo po ang mag-bless, Lord God, hanggang sa matapos po ang gagawin po namin, Lord God. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yeah.